Totoo nga bang may advanced civilization na naganap sa ating mundo milyong taon na ang nakalipas? Mataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga advanced na lipunan ng tao bago pa man ang mga talaan ng kasaysayan. Maaari ngang totoo dahil sa mga nadiskobring na iwang bakas ng sinaunang sibilisasyon. Ang mga patunay na ito ay makikita pa rin naman sa iba't ibang lugar sa ating mundo hanggang ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang 10 bansa kung saan sinasabing may naiwang mga bakas ng unang sibilisasyon. Pero bago yan, paki-subscribe muna sa aking channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Okay, simulan na natin. Ayon sa aking masusing pananaliksik, sinasabing walang eksaktong basehan kung ilang taon na nga ba mula noong nabuo itong ating mundo. Sana totoo ang kalkulasyon na nasa 4.6 bilyong taon na ito. Kung ganun, posible ngang may naganap na advanced civilization dito. Dahil sa advanced ito sa teknolohiya at sa lahat ng paraan ng pagpapatakbo ng mundo noon, ay posibleng nabura sa maraming dahilan. Maaring kabilang dito ang hindi pagkakaunawaan ng bawat isa at maging sa panahon natin ngayon, patuloy pa rin ang kaguluhan sa ating mundo. Kung talagang hindi na mapigilan ang alitan natin sa isa't isa, hindi rin malayong mabura ang panahon natin sa kasaysayan. Pagdating sa mga ganitong usapin, si Sir Graham Hancock ang may mas maraming nalalaman. Siya ay isang writer at isa ring journalist. Naging bantog din siya dahil sa kanyang pseudoscientific theories o mga teoryang magkahalong siyensya at mitolohiya pero taliwas sa siyentipikong pamamaraan. Ang mga nakikita ninyo ay ilan lamang sa mga mabenta o best-selling niyang aklat. Okay, lakbayin naman natin ang isang lugar na tinatawag ng mga sinaunang tao na Mesopotamia. Ang lugar na ito ay tinaguri ang Cradle of Civilization o Duya ng Sibilisasyon dahil sinasabing dito unang lumago ang komplikadong mga sentro ng lungsod. Marami rin ditong naiwan na mga bakas ng sinaunang sibilisasyon. Ang mga larawang ito ay ilan lamang sa mga patunay ng sinaunang sibilisasyong naganap sa lugar na ito 10,000 taon na ang nakalipas. Mga kapatid, alam ba ninyo kung saan matatagpuan itong Mesopotamia? Teka lang, bago ko makalimutan, ang pangalang Mesopotamia ay isang ancient word meso na ang kahulugan ay sa pagitan at ang potamia naman o potamus ay nangangahulugang ilog. Ibig sabihin ito, sa pagitan ng dalawang ilog. Kaya naman, ang lugar na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Tigris at Euphrates River. Na sa modernong panahon, ay sakop na ito ngayon ng mga bansang Iraq, Kuwait, Turkey at Syria. Okay, magpatuloy tayo. Narito ang 10 mga bansa sa ating daigdig na sinasabing may naninirahang ancient civilization noong humigit kumulang 5,000 taon na ang nakalipas ayon sa pag-aaral base sa mga naiwang bakas nito. Ethiopia. Ito'y pinaniniwala ang isa sa mga pinakalumang bansa sa buong mundo. Dahil sa paniniwala nating merong mga taong namumuhay daan-daang taon na ang nakalipas, napatunayan ang lahat ng yan dahil sa mga buto ng tao na nahukay dito. Ayon sa pag-aaral tinatayang nasa 980 BCE o Before Common Era, naganap ang pamumuno sa mga kaharian dito. Ang bansa ring ito ay talagang matatag at hindi bumagsak sa kamay ng mananakop noong kapanahunan nila. Greece. Nananatiling matatag ang bansang ito sa pangangalaga ng Grecian sa loob ng 6,000 taon. Pinaniniwala ang naturuan sila ng kanilang mga ninuno sa konsepto ng pakikipagdigma at maging sa agham, teknolohiya, sining at panitikan. Kumbaga, advanced sila sa lahat ng aspeto kaya masasabi talaga nating mayroong advanced civilization. Sa kabila ng pananakop sa modernong panahon, napanatili pa rin ang kultura at ang mga bakas nito sa pagiging isa sa pinakalumang bansa sa mundo. Portugal. Kahit hindi kasing luma ng Ethiopia at Greece, napapanatili pa rin ang katatagan ng bansang ito kaya naman napabilang sa pinakamatandang bansa sa mundo. Ang hangganan o border nito ay tinatayang nasa 1139 CE o Common Era. Napakatagal na ng panahon mula noong naitayo ito na siyang dahilan kung bakit ito ang pinakamatandang bansa sa kontinente ng Europe. Bago pa man nabigyan ng opisyal na pangalan as Portugal, dumaan muna ito sa pananakop ng iba't ibang dayuhan. Japan. Kabilang rin ito sa pinakalumang bansa sa mundo. Ang unang emperor ng Japan ay pinaniwala ang descendant of the sun goddess Amaterasu na naupo sa trono noong 660 taon BCE o Before Common Era.
Kahit pa dumaan sa matinding pananakop, ang bansang ito ay nanatili sa pamumuno ni Emperor Akihito kung saan natapos noong April 2019. Kung may pagkakataon kang makapunta sa Japan, siguraduhin mong bumisita sa 5 top castles para naman maranasan mo minsan ang bumalik sa nakaraan. Egypt. Ang bansang ito ay dumaan din sa matinding pananakop ngunit naibalik o na-preserved pa rin naman nila ang mga bakas ng sinaunang sibilisasyon. Katunayan, minsan na itong nasakop ng iba't ibang imperyo kasama na dito ang Persian Empire at Ottoman Empire. Ngayon ay inanunsyo na ng gobyerno ng Egypt ang planong pagpapatayo ng bagong administrative capital sa bandang silangan ng Cairo. China, isa rin ito sa mga bansang may pinakalumang sibilisasyon. Ang pinakaunang dinastiya nito ay ang Xia Dynasty na namuno noong 1600 BCE o before Common Era. Kahit mahirap matansya kung sa anong taon namuno ang Xia Dynasty, napatunayan pa rin nila nitong mga nakaraan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mga na-discovering artifacts. Sa ngayon, ang bansang China ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. San Marino. Ang Tinaguri ang isa sa pinakamaliit na bansa sa Europa at isa rin sa pinakalumang bansa sa buong mundo. Ang bansang ito ay opisyal na binuo noong 301 CE o Common Era ng founder nila kung saan tumakas sa paglilitis dahil sa Kristiyanong paniniwala nito. Dumaan ang maraming siglo sa pagiging Republic State, nakagawa rin sila ng sariling opisyal na constitution noong 1600 CE dahilan upang pinaniwala ang pinakalumang bansa sa buong mundo. Iran. Ang history ng bansang ito ay pinaniwala ang nasa humigit kumulang 550 BCE sa ilalim ng Achaemenid Empire. Dumaan din ito sa matinding pananakop ng iba't ibang imperyo. Persia ang pangalan nito noong unang panahon, hanggang sa naging opisyal na pinangalan ng Iran noong 1930s. India. Ang Indian subcontinent ay pinaniwala ang nagkaroon ng populasyon sa taon ng 5,000 hanggang 6,000 at ang lahat ng mga tao doon ay nagsama-sama at bumuo ng isang sibilisasyon noong humigit kumulang 1500 BCE. Vedic ang tawag sa nabuo nilang sibilisasyon na siyang namuno sa pagtayo ng Hinduismo. Sa ngayon, maunlad na rin ang bansang ito. And the last one, France. Kahit na hindi kasing luma ng mga naunang bansa itong France, nabibilang pa rin ito dahil sa pinaniwala ang pinamunuan ito ni Haring Clovis noong 5th century CE. Sa ngayon ay naging mas makapangyarihan na ang bansang ito sa buong Europa. At yan ang mga bansang pinaniniwala ang may naganap na advanced civilization noong unang kapanahunan. Marami pa rin ang mga pahiwatig na nagsisiwalat ng isang posibleng paggamit ng mga advanced na teknolohikal na mekanismo sa malayong nakaraan. Ang iba't ibang mga konstruksyon sa ilalim ng lupa at sa ilalim ng tubig ay maaaring isang pahiwatig ng nakalimutang kaalaman na mayroon ang mga sinaunang sibilisasyon. Isang simpleng halimbawa, ipinapakita ng Göbekli Tepe ang mga bakas ng isang lipunan bago ang 10,000 BC na may mahalagang kaalaman at naroon din sa iba pang mga lipunan tulad ng Sumeria. Ngunit ano sa palagay ninyo mga kapatid ang maaaring nangyari sa napakatalino at kamanghamanghang sinaunang sibilisasyon ng tao? Gayunpaman, gaya ng sa anumang lipunan na umabot sa isang mataas na antas, lumilitaw ang mga problema nito sa kapaligiran, sobrang populasyon, giyera, at iba pa. Posibleng naulit muli ang kasaysayan ng nakaraan at yan ay ang kasaysayan ng ating sibilisasyon ngayon. Hanggang dito na lang muna kaibigan at sana ay nakapaghatid ako sa inyo ng kunting kaalaman. Maraming salamat po. See you.
this reality.